Kurui na monitor, na 4K monitor, 144Hz na refresh rate, sulit. So, ito po yung long-term review kung anong performance niya. So, ginagamit ko siya since June 2022. So, napakaganda ng performance ng Kurui. So, solid yung build niya. So, meron pa siyang rigid. Tapos, pwede kasi siyang i-up-down, up-down. Ano mo lang, tapos, kung gusto kang i-vertical, pwede rin. Capable rin siya. Pero yung kable ko, hindi kaya ng vertical. Kaya, hindi ko siya ma-vertical. Wait lang, guys. Pwede pala. Sa kabila. So, yun. Vertical. So, napakaganda. Solid na solid. Yung performance nito. So, ginagamit ko siya around 8 hours per day. Maganda yung color rendering niya. Maganda rin siya pang edit ng photos and videos. So, sulit talaga siya. Tapos, meron rin siyang ganun na function. Yan. Meron siyang ganun. So, solid yung build. Solid yung stand. Solid yung performance. Hindi siya umiinit. Mainit siya, pero hindi siya ganun kainit nung mga ibang monitors. Ginagamit ko siya 8 hours a day. Non-aircon yung room ko. So, Kurui. Ito yung 4K version na 144Hz refresh rate. So, Elmer Shocks Networks, please do like and subscribe to my YouTube channel para magkaroon pa tayo ng mga monitors or maka-review pa tayo ng ganitong mga gadgets. So, aside sa photo and video editing, ginagamit ko siya sa games. Solid naman yung games niya. Yung mga refresh rate. So, kung nagpa-play kayo ng CSGO, napaka-klaro ng resolution niya. Okay? So, ganun. So, yun. Meron siyang M, left, right, exit, tsaka power button. So, yung solid niyang power button. Pag press mo ng M, meron siyang display, language, game, tapos mode. Dito sa mode, pwede kang maglagay ng enter mo lang. Oops. Enter pala to. Enter. So, kung naglalaro ka ng FPS o first person view, pwede kang mag nito. Tapos meron rin meron yang RTS na mode. Yan. So, pwede rin RTS. So, i-saver. Tapos meron rin kasi tong games na yung game. Ito sa games. Tapos, kung gusto mo ng crosshair, kakaroon ka ng crosshair. Wait lang ha. So, enter mo lang. So, magkakaroon ka ng crosshair. So, kahit hindi mo na makita yon, so, ganun yung function. So, menu ka lang ulit. Game. Tapos, crosshair. Exit. Okay. Tapos, meron rin tong features na dito ka mag sa game. So, dito ka sa FreeSync tsaka G-Sync compatible. Kasi I'm using a GTX 16600 iGame. So, sulit na activate mo lang yung FreeSync Premium. Tapos, meron rin kasi yung on tsaka FreeSync. FreeSync function. So, exit ko lang. So, yun. So, check natin yung display. So, currently, yung resolution niya is 2560x1440. So, 2560x1440 yung display niya. Sulit. 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 Tapos, pwede kasi itong i-orientation na portrait. So, for example, gusto mo mag-portrait. So, lagay lang natin. I-fold mo lang sa taas. Tapos, yan. Oops, yung kable. Hindi kaya. Wait lang. Kasi merong nag-request dito na mag-video daw ako paano siya mag-tilt. So, pwede mag-portrait.
Yan, na-flip rin yung ano ko, mouse. Kaya medyo mahirap. Oops. Revert. O ganun. Ganun siya mag flip, oh. Oh. Okay. So, tilt mo lang ulit. Check. Tilt. Tapos, ano lang, scroll down lang. Ayan. So guys, non-aircon yun. 8 hours a day. Solid yung build ng Kurui. So, I love this product. I would recommend this sa mga mag-upgrade. Shoutout pala sa nag-request doon kung anong follow-up na ano to. So, yung performance niya, hindi siya nag-flicker. Solid yung build. GTX 16600 yung GPU ko. Nag-play ako ng CSGO, tsaka ano, PUBG. So, solid naman yung games na yan. So, thank you and bye.